Magandang araw sa inyong lahat. Bago tayo magsimula sa ating aralin sa araw na ito, inaangiyahan ko kayo magsitayo. Catherine, pamunuan mo ng ating panalangin. Sa ngala ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo, Amen. Bago kayo magsiupo, pakipulot muna ang mga kalat sa inyong paligid, pakiayos ang hanay ng inyong mga upuan, at tanggalin ang anumang bagay na makasasagabal sa ating klase. Pare na kayong magsiupo. Sino ang liban sa inyong pangkat? Wala o husay? Ipagpatuloy ninyo ang pagkakaroon ng kompletong attendance sa ating klase. Bago tayo dumako sa ating aralin sa araw na ito, ay magkakaroon muna tayo ng balik-aral tungkol sa nakaraang paksa. Tungkol saan? Ang paksang ating tinalakay kahapon? Juban? Tama, ito ay tumutukoy sa mga isyo ng paggawa na nararanasan sa mga panig ng mundo. Saan ba tumutukoy ang isyo ng paggawa? Tama, Roniel. Ito ay tumutukoy sa mababang pasahod at kontrakwalisasyon na nararanasan ng mga manggagawang Pilipino kaya sila ay pumupunta sa ibang bansa upang doon magtrabaho sapagkat hindi nila alam kung ito ay mauulit pa. Bilang paglalapat, ano ang malaking epekto ng ating paksang pinag-aralan sa ating pamumuhay? Catherine? Tama. Ito ay may malaking epekto sa ating pamumuhay sapagkat nabubuksan ito ang ating isipan sa mga isyo at problemang kinakaharap ng bawat manggagawang Pilipino sa mampanig ng mundo. Bago tayo dumako sa ating bagong aralin sa araw na ito, magkakaroon muna tayo ng maikling gawain. Ito ay pinamagatang World Scramble. Yan. Aayusin ninyo ang mga letra upang maibigay ang tinutukoy sa bawat bilang. Pagkatapos ay isusulat ito sa loob ng kahon. Sino na ay sumagot sa unang bilang? Ay na? Tama! Ito ay departure. Para sa ikalawang bilang? Chenica? Tama! Ito naman ay tumutukoy sa migrants. At para sa ikatlong bilang? Cyril? Tama! Ito ay mobility. Sa ikaapat na bilang? Juban? Tama! Migrasyon. At sa huling bilang? Connie? Tama! Ito ay overseas worker. Inyong kasagutan. Batay sa mga salitang inyong natukoy, ano ang kanilang pagkakapare-pareho? Catherine? Tama. Ang kanilang pagkakapare-pareho ay ito'y tumutukoy sa pag-alis ng mga tao papunta sa isang lugar patungo sa ibang lugar. O ito ay kilala sa tawag na migrasyon. Sa inyong palagay, ano ang magiging paksa natin sa araw na ito? Ha? Tama. Ito ay ang mga sani o dahilan ng migrasyon. Sa pagtatapos ng ating aralin sa araw na ito ay inaasahan ng bawat isa sa inyo ay nailalahad ang kahulugan ng migrasyon, natutukoy ang mga iba't ibang dahilan ng migrasyon sa loob at labas ng bansa
At pangatlo ay nakagagawa ng isang poster hinggil sa pangkalatang obserbasyon ng konsepto at dahilan ng migrasyon. Naunawaan ba ninyo ang ating layunin na inaasahang makakamit ninyo sa pagtatapos ng ating aralin? Kung gayon, sa bahaging ito ay bibigyan ko kayo ng isa pang gawain upang magkaroon pa kayo ng idea kung ano ang ating pag-aaralan. Ito ay tatawagin nating picture-picture. Sa larawan pagkatapos ay ibahagi ninyo ang inyong paggunawat tungkol dito. Bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto para ito ay suriin. Ano ang nakikita ninyo sa larawan sa unahan? Juban? Tama, makikita dito ang departure at arrival ng tao mula sa kanilang lugar na pinanggalingan patungo sa ibang lugar. Maliban dito, ano pa niyo nakita, Randel? Tama, makikita dito ang malaking eroplano na sinasakyan ng tao patungo sa kanilang lugar na pupuntahan. Sino na sa inyo ang nakasakay ng eroplano o may kamag-anak na pumunta sa ibang bansa na sumakay sa eroplano? Nakikita ko ang ilan sa inyo na sumakay na sa eroplano o nakasakay na sa eroplano at ang ilan sa inyo ay hindi pa. Sa inyong palagay, bakit kaya sila sumasakay ng eroplano o umaalis ng kanilang lugar na pinanggalingan papunta sa malayong lugar? Maaari ba kayong magbigay ng inyong karanasan ukol dito? Tama! Mahusay ang inyo ibinahagi. Madami sa mga tao ang pumupunta sa ibang lugar para maghanap ng magandang trabaho at mataas sa sweldo. Ang ilan naman ay pumupunta dito para manirahan. Ang iba naman ay pumupunta dito para lamang bumisita sa magagandang tanawin ng ibang lugar. At ang iba ay pumupunta dito para mag-aral. Mahusay mga bata, naging makabuluhan ang inyong pagsusuri sa larawan. Ngayon ay dadako na tayo sa ating bagong aralin. Meron akong ipapanood sa inyong video upang mas malalim ninyong maintindihan at makakuha kayo ng mas malalim na ideya sa ating paksang pag-aaralan. Printed text dito para mas maunawaan ninyo ang nilalaman ng video. Pagkatapos, meron din ako inihanda na QR code sa inyo para i-scan ninyo ang video na inyong mapapanood. Ang migrasyon ay hango sa salitang Latin na mig, na nangangahulugang lumipat o umalis. Ito ay tumutukoy sa proseso ng pag-alis o paglipat ng isang mamamayan mula sa kanyang lugar papunta sa ibang destinasyon na maaring panandalian o permanente. Sa kasalukuyan, marami pa ring Pilipino ang naghahangad ng mga ibang bansa upang makahanap ng mas magandang kinabukasan para sa kanilang pamilya at sa kanilang sarili. Ating talakayin ang 2 uri ng migrasyon. Ang unang uri ng migrasyon, ang panloob na migrasyon or internal migration. Ang migrasyon sa loob lamang ng bansa na maaaring magmula sa isang bayan
probinsya o ibang rehiyon. Karaniwang nagaganap ang ganitong uri ng migrasyon sa mga estudyanteng naglalakas loob na mag-aral sa ibang probinsya o sa syudad tulad ng Metro Manila. Hangad din na ibang nandarayuhan na makahanap ng hanap buhay sa ibang bayan o probinsya. Ang ikalawang uri ay ang panlabas na migrasyon o international migration. Nagaganap kung ang isang tao ay lumilipat ng ibang bansa upang doon maghanap buhay o manirahan. May dalawang mahalagang termino na isinasaalang-alang sa migrasyon, ang flow at stocks. Ang flow ay ang bilang o dami na nandarayuhang pumapasok sa bansa sa loob ng takdang panahon na karaniwan ay isang taon. Ito rin ay maaaring tawaging entries, inflow or immigration. Mahalagang maunawa ng flow upang makita at masuri ang mobility ng pandarayuhan. Samantalang stocks ay ang bilang na nandarayuhan na ninirahan sa bansang nilipatan. Ito ay nakakatulong na masuri ang matagalang epekto ng migrasyon sa pagdami ng populasyon. Mga bansa na pinupuntahan ng mga babaeng OFW at ang mga uri ng hanap buhay. Kasambahay o domestic helper na karaniwang pinupuntahan ay ang mga bansang Saudi Arabia, Hong Kong, Kuwait, Singapore, Italy, United Arab Emirates, Brunei Darussalam, Bahrain at Malaysia. Entertainer sa Japan, nurse medical aid assistant, United Kingdom, factory workers, Taiwan. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Tapos na ang oras, naway na unawaan ninyo ang nilalaman ng video. Sa puntong ito ay tatalakayin natin ang ilang mahalagang konteksto mula sa video ng inyong napanood. Maliban sa mga tao, ano pa kaya ang nagkakaroon ng migrasyon? Roniel, tama. Maliban sa tao, nagkakaroon din ng migrasyon sa mga hayop. Upang dahil sila ay naghahanap ng bagong matitirhan at ng kanilang makakain. Halimbawa nito ay ang red crabs na kadalasan ay nagkakaroon ng migrasyon papunta sa Christmas Island. Ito ay nangyayari sapagkat ang Christmas Island ang nagiging breeding ground nila kada taon. Yan. Sa iyong palagay, ano kaya ang pagkakaiba ng emigrante at migrante? Tama, ang imigrante ay tumutukoy sa mga tao na pumapasok sa ating bansa upang permanenteng manirahan. Samantalang ang emigrante ay ang tumutukoy sa mga taong lumalabas ang bansa para doon manirahan ng permanente. Sa iyong palagay, ano ang mga uri ng migrasyon? Catherine? Tama, meron tayong dalawang uri ng migrasyon. Ito ay tinatawag na international migration o panlabas na migrasyon at ang panloob o internal na migrasyon. Maaari ba kayo magbigay ng halimbawa ng panloob at panglabas na migrasyon? Ay na? Tama. Panloob na migrasyon ay tumutukoy sa halimbawa. Ang mga tao mula sa Marinduque pumunta sa Maynila upang doon manirahan at maghanap ng trabaho. Ang halimbawa naman ng panlabas na migrasyon o international migration ay ang mga taong mula sa Maynila o mula sa Pilipinas patungo sa Saudi Arabia para doon humanap ng trabaho at doon manirahan. Magalingan yung mga kasagutan. Sa pag-aaral ng migrasyon, particular ang international migration, mahalagang maunawaan natin ang mahalagang terminong may kaugnayan sa disiplinang ito. Ano sa inyong palagay ang flow, Catherine? Tama.
Ang flow ay tumutukoy sa bilang ng taong lumalabas at pumapasok sa isang bansa sa takdang panahon na kadalasan ay isang taon. Runyan, sa iyong palagay, ano naman ang stock figures? Tama, ang stock figures naman ay tumutukoy sa bilang ng mga nandarayuhan na naninirahan o nananatili sa isang bansa. Ngayon, napag-aralan na natin ang mahalagang termino na may kaugnayan sa ating paksang pinag-aralan. Tutukuyin naman natin ngayon ang mga bansang may malalaking migranteng Pilipino. Meron ako ditong mapa. Dito ay tutukuyin ninyo ang mga bansang may migranteng Pilipino. Sumagot? Catherine. Tama. Saudi Arabia ay isa sa bansang may malalaking migranteng Pilipino sapagkat dito ay matatagpuan ang magagandang trabaho o malalaking oportunidad na may malalaking sahod. Bukod pa dito, sino pa na ay sumagot? Runyel? Tama. United States of America ay isa rin sa mga bansang may malalaking migranteng Pilipino sapagkat bukod sa malalaking pasahod sa mga trabahanteng naninirahan dito, may maganda din ditong klima, magagandang pasyalan na kinagigiliwan ng mga dayuhan, gayon din ng mga Pilipino. Bukod pa rito, sino pa na isumagot? Catherine, tama. Hong Kong ay isa rin sa at the United States. Hong Kong din ay isa sa mga bansang mayroong malalaking migranteng Pilipino. Ayon sa ulat, isa ang Hong Kong sa may malalaking overseas Filipino worker sapagkat dito ay may malaking sahod na kanilang maaari pantustos sa kanilang pamilya. Bukod pa dito, ang Canada din ay isang bansang may malaking migranteng Pilipino sapagkat sa Canada ay may magandang mga universidad na at magagandang oportunidad sa trabaho na dinarayo ng mga Pilipino. Naunawaan ba ang ating aralin? Meron pa bang mga katanungan? Kung wala na kayong mga katanungan, maaari na ba tayong dumako sa panibagong bahagi ng ating aralin? Okay. Upang mas maunawaan pa ninyo ang ating aralin, magkakaroon tayo ng pangkat ng gawain. Kayo ay hahatiin ko sa tatlo. Bumilang ng isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Okay? Magsama-sama ang bawat pangkat. Pumili kayo ng magkakagrupo. So, bahaging ito ang unang pangkat, ikalawang pangkat, at ikatlong pangkat. Ang pangkat isa ay gagawa ng isang maikling dula-dulaan tungkol sa konsepto at kahulugan ng migrasyon. At para sa ikalawang pangkat, kayo naman ay susuriin ninyo ang mga sani at ng migrasyon gamit ang concept map or graphic organizer. At para sa ikatlong pangkat, kayo naman ay bubuo o susulat ng isang tula tungkol sa inyong pag-unawa kung bakit nagkakaroon ng migrasyon. Ang bawat pangkat ay bibigyan ko lamang ng 10 minuto upang tapusin ang inyong gawain. Pagkatapos ay iulat ito sa harapan ng klase.
Ang bawat pangkat ay mamarkahan gamit ang pamantayan sa pagmamarka. Pamantayan nilalaman 20% presentasyon, 15% impormasyon at kabuang epekto, 15% na may kabuang 50%. Pare na kayo magsimula. Tapos na ang oras, maaari na kayo magsibalik sa inyong upuan at pakinggan ninyo ang ulat ng unang pangkat. Palakpakan ang unang pangkat, dumako naman tayo sa pangalawang pangkat. Muli palakpakan ang ikalawang pangkat at tayo naman ay dumako sa ikatlong pangkat. Palakpakan ang ikatlong pangkat. Yan. Mauhusay ang bawat pangkat. Patunay lamang na ito na naunawaan ninyo ang ating aralin. Narito ang puntos sa bawat isa. Sapagkat naulat ng maayos o naisagawa ng maayos ang pangkat isa, sa pamamagitan ng dula-dulaan ang konsepto at kahulugan ng migrasyon, sila ay bibigyan ko ng puntos na 46 na puntos para sa ikalawang pangkat na gumawa ng graphic organizer para ilahad ang mga sanhi na migrasyon. Mababasa natin doon na nilagay nila na ang mga dahilan ng migrasyon ay pag-iwas sa kalamidad, pag-aanap ng magandang trabaho, pag-aaral, at paninirahan sa ibang bansa. Sangayon ako sa kanilang mga isinulat, sila ay binigyan ko ng puntos na 47 puntos. Para sa ikatlong pangkat, sila ay nagsagawa o sumulat ng tula na ibinahagi sa inyong klase ukol sa kanilang pag-unawa kung bakit nagkakaroon ng migrasyon. Makikita dito na ang isa sa dahilan ng pagkakaroon ng migrasyon kung bakit nagkakaroon ng migrasyon ay ang paghahanap ng trabaho dahil sa kahirapan. Hindi nila iniinda ang sakit o ang pang-aabuso na kanilang naranasan mula sa ibang bansa para lamang maiyaw ng kanilang pamilya sa kahirapan. Ang pangkatatlo ay nakakuha ng puntos na 47 puntos. Palakpakan ninyo mga sarili. Mauhusay ang inyong mga laging presentasyon. Tunay na naunawaan ninyo ang ating paksang pinag-aaralan. Subalit, upang mas maunawaan pa ninyo ang ating paksa, ay magkakaroon ulit tayo ng pangkat ng gawain. Observation tungkol sa konsepto at dahilan ng migrasyon. Kayo ay bibigyan ko lamang ng 10 minuto upang tapusin ang inyong gawain. Pagkatapos ay ipepresenta ito ng bawat grupo sa harap ng klase at mamarkahan kayo sa pamamagitan ng pamantayan sa pagmamarka. Pamantayan nilalaman 20% presentasyon 15% pagkamalikain 15% na may kabuang 50%. Maaari na kayo magsimula. Tapos na ang oras. Maaari na kayo magsipalik sa inyong upuan at ibigay sa akin ang inyong natapos na gawain. Ilalagay ko rito sa harapan. Pagkatapos ay iulat ito ng bawat pangkat. Thank you.
magsimula magulat ng inyong mga ginawa. Palakpakan ninyo ang inyong mga gawain. Yan. Nakita ko ang pagiging, ang magaling ninyong pagguhit. Sa unang pangkat, makikita natin ay ginuhit nila ang glass art. Kung saan makikita dito na ang bawat segundong lumilipas sa mga Pilipinong migrante ay nagkakaroon sila ng pera na kanila ipinapadala sa kanilang pamilya at ito'y nakatutulong din sa pag-unlad ng ating ekonomiya. Palakpakan ninyo ang unang pangkat sapagkat mausay nilang inilada kanilang obserbasyon. Para sa ikalawang pangkat, yan, makikita sa ikalawang pangkat na ginuhit nila ang globo. Ito ang globo at sa baba nito ay makikita natin na ang glass art. Sa bawat katulad ng unang pangkat, inihayag nila na sa bawat oras na lumilipas sa buong mundo ay nagpapasok ang mga tao ng pera na ipinapadala sa kanilang pamilya na nakatutulong sa pag-unlad ng ating ekonomiya at sa pag-unlad din ng kanilang pamilya. Sa pamamagitan ng ng perang kanila ipinapadala sa bawat araw, ay nakatutulong ito upang maihaw ng kanilang pamilya at masuportahan ang pangangailangan ng bawat isa sa kanilang pamilya. At sa pangatlong pangkat, inihayag nila na nagiging epekto ng migrasyon ang brain drain. So, at nakatutulong din ang nakikita ng mga Pilipino sa pag-unlad ng ating ekonomiya. Yan, palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Tunay na paikita ninyo sa inyong gawain ang inyong pangkalatang obserbasyon tungkol sa migrasyon. Ngayon, nakikita ko na maaari na tayong dumako sa susunod na bahagi ng ating aralin. Sapagkat naunawagan natin ang dahilan at konsepto ng migrasyon, meron akong ilang katanungan sa inyo. Sa inyong palagay, mahalaga ba ang migrasyon sa manggagawang Pilipino, Joban, mahusay? Ang iyong binanggit ay isa lamang sa mga dahilan kung bakit ang migrasyon ay mahalaga sa mga manggagawang Pilipino. Sapagkat ito ay nakikita nilang dahilan, ang pag-alis sa sarili nilang bayan na nakikita nilang dahilan upang sila ay makaahon sa kahirapan. Marami sa mga Pilipinong migrante ang nangiibang bansa o mga Pilipino ang pumupunta sa ibang bansa sa iba't ibang kadahilanan. Sa iyong palagay, ano kaya ang pinakamabigat na kadahilanan kung bakit sila umaalis at iniiwan ang kanilang pamilya? Seri, magaling. Ang isa sa kanilang dahilan ay ang kahirapan. Umalis sila dahil sa pagnanais na maihaw ang kanilang pamilya sa kahirapan na kanilang nararanasan. Sa inyong palagay, anon sa mga dahilan ng migrasyon ang maaaring magtulak sa inyo na pumunta sa ibang bansa? Ay na, mahusay ang iyong binahagi, magbakasyon. Roniel, mahusay din ang iyong ibinahagi sapagkat sa iyong kursong kinuha, maaaring sa ibang bansa ay may malaking sahod din na iyong makikita. Catherine, ano pa ang magiging dahilan mo kung ikaw ay alis? Mahusay ang iyong binahagi, hindi man sa ibang bansa ang nais mong puntahan, subalit dito sa Pilipinas. Naasahan ko na mapupuntahan mo ang iyong mga ninanais na destinasyon. Meron pa ba kayong mga katanungan? Naunawaan na ba ninyo ang ating paksang pinag-aaralan? Mahusay. Kung gayon, atin ang ilalahat ang ating aralin. Ano ang mahalagang kaisipan ng inyong natutunan sa ating aralin? Mahusay. Tama ang iyong naging kasagutan. Noon pa man, ang migrasyon ay kilala na sa bawat Pilipino o sa tao sa iba't ibang lugar. Sapagkat pagsibol pa lamang ng kabiasnan ay nagkakaroon na ng migrasyon sa ating mga ninuno.
Kung mapapansin natin, ang ating mga ninuno ay hindi nananatili sa isang lugar bagkos sila ay nagpapalipat-lipat ng lugar para makahanap ng kanilang mas maayos na tirahan, kaligtasan, gayon din ay ang kanilang mapapagpunan ng pagkain. Bukod pa rito, lumilipat din sila sa ibang lugar sa iba't iba pang kadahilanan o sa usaping pang-ekonomiya, pang-personal, at pang-kabuhayan. Nabanggit din natin sa ating aralin ng iba't ibang kadahilanan ng migrasyon. Kung inyo matatandaan, ang isa sa dahilan ng migrasyon ay pag-iwas sa kapahamakan o paghanap ng payapang lugar, paghahanap ng magandang trabaho at malaking sahod. Iba sa inyo ay nagsabi ng pag-aaral. Marami sa mga tao ang naghahanap ng mas pagandang universidad sa ibang bansa. Maliban pa dito ay nagaganyak sila na manirahan kasama ang kanilang pamilya. At ang panghuli ay pagpunta sa magagandang destinasyon sa ibang lugar. Sapagkat naunawanan ninyo ang ating aralin sa araw na ito, ay magkakaroon tayo ng maikling pagsusulit. Meron ako ditong inihandang pagsusulit sa inyo. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para tapusin ito. Kumuha ng isa at ipasa pa uli. Tapos na ang 5 minuto. Pakipagpalit ng papel sa katabi at i-check ang ito. Para sa unang bilang, A, ikalawang bilang, C, ikatlong bilang, B, ikaapat na bilang, D, at ikalimang bilang, C. Sino ang nakakuha ng 5? Tumaas ang kamay. 4, 3, 1. Palakpakan ninyo mga sarili. Tunay nga, naunawaanan ninyo ang ating aralin. Ipasa ang papel pa una. Kopyahin ang inyong takdang aralin na ipapasa bukas bago magsimula ang ating talakayan. Ay kinakailangan makipanayam sa mga kamag-anak na isang overseas Filipino worker na malapit sa inyong lugar. May tanong ng mga detalye may kaugnaya sa ating paksa katulad ng dahilan ng pag-alis at mga epekto nito sa mga naiwang pamilya. Maaari niyo itong isulat lamang o kunan ng video para mas maunawaan niyo ang kanilang mga sinabi. Tapos na ba ang isulat ang inyong takdang aralin? Maaari na kayong pumunta sa inyong susunod na klase. Ngunit bago kayo lumabas ay pakiayos muna ang hanay ninyong mga upuan. Pulutin ang kalat sa inyong paligid. Maraming salamat sa pakikibagi sa ating araling sa araw na ito. Maaari na kayong lumabas. Salamat!